Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Yan, lalong-lalo na po mga kaibigan, ang ating mga kaibigan OFW. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bayo sa araw nito mga kaibigan, ang ating pong vlog ay patungkol po sa isang reaction video ng Zuna ng Pangulo. Kahapon po naganap yan. Habang ako ay nag-iikot, nakita ko ang channel ni TV is TG Channel. Ito po ay isang retiradong sundalo. At napakaganda po ng kanyang mga punto de vista. So, atin pong bibigyan ng reaksyon. Patungkol po ito sa mga charity vloggers. Ano ang gagampanan ng mga charity vloggers para matupad itong mga panukala ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang Zuna? Dito natin napagtanto na malaki pala ang papel na gagampanan ng mga charity vloggers para sa pagpapatupad nitong panukalang ito. Wow, grabe. Eto na, Buino. Kung ikaw ay isang charity vloggers na nandito, huwag kang aalis, tapusin mo hanggang sa dulo at siguradong may mapupulo tayong magandang punto sa vlog na ito. Buino, ako po si Taong Gala at ito na po. Kung bago ka man sa aking tahanan, pindutin mo ng subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating video. Pakinggan po natin ang sinabi ni Sir. Merong isang nag-comment. Basahin ko ha. Mm-hmm. Sion Mar. Sabi niya, very satisfied. Apa? PBBM has big dreams for his country, the Philippines. Those dreams will materialize if every Filipino, friend or foe, will lend his hand to help build this nation. And ito po yung komento sa kanya, no, sa kanyang vlog. May nag-comment na isang followers niya, no, at yan po yung sinabi na malaki ang papel ng bawat Pilipino sa katuparan ng mga sinabi ni Pangulong BBM. Tuloy po tayo. PBBM cannot do it alone. Mm-hmm. Not even Superman. Wow. Ayun, oh, di ba? So hindi magagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos itong kanyang mga ginawa nang nag-iisa lang. Kahit nga sabi niya, kahit si Superman. So malaki ang ambag at papel na gagampanan ng bawat Pilipino pagdating po sa usaping ito. Ha, salamat kapatid Sion Mar. Agree ako sa iyo. Ayun, agree siya. I hope mag-agree din kayo mga kaibigan na maganda nga yung Zuna. Plano yun. Isa sa katuparan. So, do we have a rule? Meron ba tayong gagampan ng papel? Ayun, tinatanong niya, no? So, ano, o meron ba tayong gagampan ng papel? Kasi, kung ating po titingnan, napakaganda po nung Zuna. Napakaganda po ng presentasyon ng ating Pangulo. At talagang, ito ay, ano, ay, walang halong panghahype. O, ika nga ay, yung mga, yung tipong ano ba tawag doon, yung iha-hype lang niya yung bawat tao, walang ganoon, walang usaping ganoon, no? Natural na natural ang kanyang sinabi. Para sa pagsasakatuparan itong magandang plano ng presidente. Mm-hmm. Of course, yes. After all, we are democracy, a government of the people, by the people and for the people. Let's do our part, okay? Papa. Ayun. So gawin natin yung ating parte. Ibig sabihin, mayroon talaga tayong mahalagang papel na gagampanan. Now, paano? Eto na. Ano, kanina, may tumawag sa akin na vlogger na subscriber. Oh, vlogger ha. Mga vlogger ha. Take note kayo dyan. Vlogger daw. Nag-usap-usap kami. Nako, Benji. Shout out, Benji ha. Taga-base sa Manila ito. Sabi niya, sir, gusto naming tulungan si PB Ben. Paano? Mag-ambag-ambag lang kami, sir. Kasi may grupo siya. Mag-ambag-ambag. Personal money. Tapos, siguro, mag-feeding program kami. Sabi ko, wow! Malaking tulong yun. Yun, ha? Dito ako, ano? Dito ako nagulat. Kasi alam niyo, mga kaibigan, yung sinabi na mag-feeding program, ayon sa kanya, malaking tulong yan. Well, mga kaibigan, ang daming mga charity vloggers na gumagawa niyan. At kahit tayo, ay ginagawa natin yun. And this time, saka ko lang na-realize na grabe yun sa ambag ng ating Pangulo sa kanyang Zuna,
Malaking ambag pala ang ating ginagawa. Ayan, shout out to Joey Decret, ha? Maraming salamat sa iyong mga papiding program dyan sa ating Friends Life Matters. Lahat ng mga charity vloggers na nagpipiding program, congratulations sa inyo. Tuloy tayo. Ano? Small matters, kung pagsamasabahin mo yung mga small feeding program lang at iba pa pagtulong, di ang laking epekto sa ating bansa. So, kung... Yun. So, kung ang bawat mga charity vloggers ay magtutuloy sa ganitong ginagawa, kahit sabi nga niya sa simpleng pwedeng program lang, malaking ambag yan para sa ating bansa. Grabe yun. So, mega love shout out to NSB official and Ate Ligaya, yung mga nag-charity dyan, ha? Ito mga kaibigan, ngayon ko lang na-realize na hindi pala dapat tayo sumuko sa larangan ng pag-charity. Malaki ang ambag natin naghagampanan sa katuparan ng pangarap na yan na sinabi sa sunan ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, alam nyo kasi tayong mga charity vloggers, mabilis tayo sa action, eh. Ikumpara mo sa gobyerno, sa pamahalaan, ang daming pagdadaanan bago gumawa ng isang proyekto. Pupunta sa resolution, pagpapalabas ng budget, mayroon pang sabak yan, eh. Dadaan pa yan sa sabak. Yung kung sino ang bibigyan ng award na yun. May bidding program pang gagamitin yun. So, magsasubmit pa kung sino yung pinakamura. Tapos, ang daming mga necessary na mga papilis bago gawin yung proyekto. I like sa atin. Sa atin, pag may nakita tayong community na gustong tulungan, eto na, pag likom ng pundo, bera, implement agad. So, mas mabilis ang mga vloggers. Kaya ho, natutuwa ako sa sinabi niya. I realize kung gaano kaganda ang ginagawa ng mga charity vloggers dito sa programang ito ngayon ng ating Pangulo. Congrats, Benji, sa iyong ganong plano. Ako naman, di ba charity vlogger ako? O yun, si Sir, ha? Charity vloggers din siya. Tumutulong din siya. O, ituloy ko lang yung pagiging charity vlogger ko. Magpapatay ng mga pabahay, tulong sa mga estudyante na Muslim and mga katutubo sa kanilang mga finances, mga financial aid. Ano pa yung nag-text sa akin kanina, may hirap na hirap sa pag-enroll ng kanyang anak dahil nawalan siya ng trabaho. 2,000 man lang ang kailangan niya. Sabi ko, sige, send me your GCash number. Ayan, di ba? So, alam mo, Miguel, love shout out sa lahat ng mga charity vloggers. Bal Santos Matubang, Joey the Great, sino pa ba dyan yung Tikram, Pugong Biyahiro, ang daming mga charity vloggers na gumagawa. Okay, salamat po sa inyong ginagawang activities na pagtulong para po sa ating bayan. Although, minsan lang, isa lang sa malaking problema dahil may mga charity vloggers na naaabuso din. Naaabuso sila in a way na may mga tao din na patuloy na humihingi kahit hindi naman. Ibig sabihin, kahit karapat-dapat. Ako sa aking experience sa pagtulong, meron tayong nabigyan ng pampuhunan pero hindi naalagaan, nawala. Diba sayang yun? Dapat yung mga taong mabibigyan naman ng pagkakataon, ipahalagahan naman nila kasi maswerte sila at sila ang napili, no? And that is the reason why na may mga charity vloggers na nawawala sa mundo ng pagtulong. Kumbaga sumusuko sila dahil sa epekto na ginagawa ng ilan din nating mga kababayan. Pero ilan lang yun. So dapat hindi tayo sumuko. Siguro ang pinakamaganda bilang charity vloggers, piliin natin yung talagang karapat dapat na tulungan. At mag-umpisa tayo sa sariling paraanan na kaya natin. Yan nga lang sinabi niya, yung mga feeding program na malaking tulong na yan, no? Yung mga pagpapakain. Kayang-kaya yan sa bulsa. Medyo hindi gaanong malakihang budgetan yan. Kayang-kaya yan kung sumasahod ka na talaga ng regular sa YouTube, sa bawat pagsahod man lang, magpapa-feeding program, meron kang mga feeding program na gagawin. Well, maganda.
Kasi ayon nga ho kay sir eh, malaking ambag sa sinasabi ng Pangulo. Alam niyo mga kaibigan, kung atin pong napakinggan yung sona ng Pangulo, sobrang ganda. Sobrang napakaganda. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa punto ng pag-charity. Sa lahat ng mga charity vlogger, sana ho, ang ano ko, iwag ho tayong sumuko. At sana, isa din sa ano natin, suportahan natin. Suportahan natin ang mga charity vloggers. Sabi nga eh, huwag nating i-skip ang ads. Makasimpleng ganun lang, bilang followers, huwag nating i-skip ang ads. Malaking tulong yan. Kasi doon tayo kumukuha ng revenue para pantulong. Para pang sustain sa ating mga ginagawang advocacy. So, mayroon tayong papel sa bawat isa. Kaya, para sa akin, saludo ako sa lahat ng mga charity vloggers na gumagawa. Mega love shoutout po sa lahat ng mga charity vloggers na ating nakilala. Ayan, Efren Your Friend, Sir Lee, yung ating mga kasama dyan sa Ayuda Revive, sila Jivians, ayan, marami pang iba na si Tita Mil, ayan, kasama dyan, si Ate Ligaya in SB Official, Merly Seasons Vlog, at marami pang iba, no? Ayan, si Jance. And of course, yung ating kasama ngayon na napag-uusapan na rin namin kung paano mag-umpisa sa pag-pipeding program. Boss Rapi Mapagmahal, yung Boss MB Family, sila Anghil, sila Badsy. So, wag lang ho tayong sumuko. Wag ho tayong sumuko sa pagtulong. Si Sir na mismo, ilalagay ko ang link, mga kapatid. Ilalagay ko ang link sa baba. Ilalagay ko ang link sa baba para at least makita ho ninyo. Makita ho ninyo kung marinig po ninyo kung ano po yung talagang kabuuang sinabi niya patungkol po sa charity. Napakaganda po ng kanyang mga sinabi. Kayo po, bilang tagapakinig, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel na gagampanan ng mga charity vloggers sa pagsusulong ng mga programa na nabanggit po sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? Comment down below lang po mga kaibigan at malaki po ang ating pong kasiyahan kung makikita po natin ang inyong mga komento. Sa muli, ako po si Taong Gala. Hanggang dito lang po muna at sana po ay nag-enjoy po kayo at may napulot po kayong mga punto dito po sa vlog nito. Magandang araw po mga kaibigan. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.